Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brothers and sisters in Islam, I would like to explain some reason why Muslims are in different madhab of because of the group that they follow is not within the other group. What I mean here is the Ru'yat al-Hilal, the Christian. Darating na naman ang talunan. Magpapasiklaban na naman o kaya magtatalunan. Sabi nila, ayan, mali ka, ganyan, ganyan. Magdi-discuss na naman tungkol sa moon sighting o kaya hilal. Kasi yung some others na sabi niya, kami lang ang tama, kayo mali. Huwag ninyo sabihin lang, basta sabihin lang ninyo yung rai o yung sa inyo, huwag ninyo masamahin yung sa kabila. Ganun lang yun. I-explain na lang yun sa iyo. So ngayon, ang iba dyan, hindi sumusunod sa ibang country. Ang iba naman, sumusunod. Pero kung tutusin talaga, kung titingnan natin, na yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumunod yung sumu, general yun. Lahat-lahat ng mga Muslim yun. Oo. Lahat ng mga Muslim. Iba naman dyan, sabi niya, hindi ako susunod kasi iba ang labas ng araw doon yung time. Mm-hmm. At saka sa Pilipinas. Halimbawa, dito sa Pilipinas, alas 5 ng hapon. Sa Saudi Arabia, alas 2 sila. Wala pa yung door. Dito, nagmagrib na. Sa Saudi Arabia, luhur pa rin. Paano ako susunod? Ganun. No? Pero, sa Ramadan, sa puasa, o kaya sa fasting, dapat sumunod kasi 24 hours yun. Ang araw ay doon lang ibibis yung prayer natin na 5 times a day. Tingnan ninyo sa Quran, ang sinabi doon, wa aqimus sala li dhulukis shams ila ghurubis shams. Wa aqimus sala li dhulukis shams. Ibig sabihin yun, ang na-mention doon, sala, yung prayer, at saka yung shams. Yun. To determine yung pasok ng prayer time ay sa araw, yung sun. Pero kung hindi determine ang pasok ng buwan ay doon sa buwan, yung sa crescent. Yun ang kaibahan noon. Ngayon, sabi mo, ay hindi ako magpupuasa dahil magkaiba ang time. Dahil alas 5 dito, o kaya mag-rib na dito, doon, ano pa. Minsan, siya nagkakantiyawa, sabi niya, oh, huwag ka muna kumain ha, kakain na kami. Mamaya ka nang kumain, mamaya ano, ating gabi, kasi magmamag-rib pa doon sa Saudi. Pero hindi. Kasi, sa pag-iftar at saka yung imsak, ay bis doon sa Sams o kaya doon sa araw. Yun sa solar. Pero ang pasok ng buwan ay bis doon sa ano. Anong evidence sa Quran? Ang sinabi, yas aluna ka anil ahilla. Kulhiya mabakitun linnasi wal hajj. Ahilla. Yas aluna ka anil ahilla. They are asking you about the Christian. Ang masabi niya, kulhiya mabakitun linnasi wal hajj. Ayun. Para doon sa mga mawakit linnas, kaya na Ramadan, o kaya yung hajj. Doon ibibis sa lunar, yung sa buwan. Yung sumusunod sa ibang country ay mas majority yon. About 74 countries na nagpapalo sa kung saan man makita ang buwan ay sumusunod. Hindi lang ang sinusundan nila ay Saudi Arabia. Kung makita pa doon sa Egypt, sumusunod sila. Kung makita doon sa
Libya o sumusunod sila o dito kaya sa malapit sa atin sa Indonesia o dyan lang sa Malaysia, sumusunod. Yun. Merong resolution ng maulama sa Egypt, malalaking ulama ang nag-conference doon sa Al-Azhar University sa Egypt, at ang resolution nila ay kung sino man ang country na hindi pa umabot sa kanya, hindi pa sa Fajr o kaya Salatu Subh, wala pa yung bang o adhan ng Salatu Subh, del Fajr, Salatu Fajr, na nakita doon sa kabilang country, at pwede na sila magsama. Halimbawa, dito sa Pilipinas, ay alas 3 pa lang, wala pa yung subo. Yung alas 3 na yon doon sa Libya o kaya sa Tunis, lumampas pa yun ng Saudi Arabia o kaya Egypt o kaya sa Libya, doon pa sa Jazair, ay nakita ang buwan doon. Ang difference ay 8 hours, wala pa yung Fajr dito sa, wala pa yung subo dito sa Pilipinas, at doon ay nag-maghrib na at nakita yung buwan, ay pwede ka lang sumunod sa kanila, magpuwasa ka rin. Dahil ang buwan ay doon binibis sa buwan. At saka sa Islamic ay yung next day ay right after yung sunset. Unlike doon sa ibang pagkahating gabi saka na pumasok yung following day. Sa atin, mga Muslim, ay doon after sunset at that's following day. Halimbawa, sige, nag-moonsighting tayo dito na maghrib na, at hanggang doon sa subh ay maghrib, gabi na yon ng Monday. At sa Saudi ay maghrib din sa kanila ay nagkaabutan yon. So that's 24 hours, pwede ka na sumunod doon. Hindi lang doon sa Saudi, kung pati lampas pa ng Saudi doon sa Egypt o sa Libya o sa Jazair o doon sa Morocco ang Maghrib, ay pwede na sila magsama. Yun ang resolution ng mga malalaking ulama sa mundo. Doon sila nag-ano sa Azhar noong May 5, 1969. Na yun ang pinaka-resolution nila, at nagkaisa sila. At majority doon sa mga ulama at saka mga Muslim countries ay okay sila doon sa resolution na yun. So, kung ang pinapaninindigan mo, yung matla, wala yun. Wala yun sa hadith. Yung kay Quraib na naman, kasi hindi sila magkasunod dahil noon walang technology. Ngayon may technology na. Yung astronomy, pag sinabi nila mag-i-eclipse sa oras na ito, talaga exactly, lunar eclipse, exactly sa oras na ganyan, sa lugar na ito, mag-i-eclipse talaga o solar eclipse. Sakto ang astronomy. Sabi nila, ayaw ko pumasok doon kasi astronomy yung bagong knowledge. Ang haram sa Islam ay yung astrology. Pero ang astronomy hindi haram. Ang astrology ang haram dahil ang na manghuhula siya eh. Yung astrology, manghuhula siya. Kaya haram yun dahil hinuhula niya yung buhay mo. Na binibis niya dun sa between. Yung astronomy naman, ang kinakaunt niya yung movement of the sun, movement of the earth, saka movement of the moon. So yun ang, at saka movement of the stars. At yun lang, hindi sila nang manghuhula. At oras na pa yun noon, ay hindi nila pinapalo kasi hindi pa advanced ang technology, hindi accurate. Ngayon, accurate na. Kaya karamihan sa mga Islamic country, sumusunod na dyan sa mga technology. Eh noon nga, yung loudspeaker, bawal. Eh ngayon, kita ninyo, okay na ngayon ang loudspeaker. Noon, sabi nila, abid ayan, haram yan yung loudspeaker, yung gumagamit ng mic para magsambayan o para mag-prayer. Oh, dati, walang grilo. Ah? At ang tinitingnan, yung stick, kung gano'n kaya yung araw, doble yan, ayan, pumasok ng asar. Ngayon, hindi ka nalalabas para kumuha ng stick, kundi titingnan mo lang yung relum mo na exactum calculated. Calculated na ito, alas 6:31 o alas 6:25 ay magmamagrib na sa summer time. Pagka winter time na naman ay before 6 o'clock. Ganun yun.
ang ikot ng mundo kasi naka-incline ng 23 degrees. Kaya pagka winter time ay mas mahaba ang gabi. Pagka summer time na naman ang mahaba yung araw. Kaya ang nabangkit sa Quran, yung sinabi niya na yulidul layla fin nahar wa yulidul nahara fin layl. Ngayon, mayroon namang lugar dyan na 6 months ay walang araw, hindi ba kita ang araw? At 6 months na naman, nakikita ang araw, maliwanag sa loob ng ano, sa 6 months. Meron naman dyan araw na gabi sa loob ng 6 months. Dyan sa upper o kaya sa North Pole, sa Amerika, dun sa Alaska, sa taas ng panon, sa Greenland, o kaya dito sa kababaan ng Australia, dun sa Antarctica. So 6 months yun, walang araw, ano. Sa Quran, nandun pa yun. Hindi pa na-discover yan sa science. Pero sa Quran, nandun na yun. Ang sinabi ay, yukawirun layla alam na hawa, yukawirun nahar alam na. You say? Yukawirun layla alam na hawa, yukawirun nahar alam na. 6 months yun. Lang kuluban o malibutang so, maliwanag. Lang kuluban, mambuo ko. Lang kuluban yan. Ang gipman ang changes na every day, nagira summertime na mataso dung-dung. Nagira wintertime na mataso kudung-dung. Gito, may lang kaatigan to na, adap na pag-alasize. Ano to? Wala pang alasize. Dapat mag-rib na, adan na. Ay hindi, mag-adam pa yung mga 6:30 kasi mahaba ang araw. 13 hours. Ang gabi ay 11 hours lang. Mayroong oras na naman, sabi niya, naku, ano ito? Wala pang alasayos. May adan na. Nagbang na ng Maghrib. 5:30 yun. Nagbang na. Kasi mahaba ang winter time yun. Mahaba na naman ang gabi. Mag-sunset sa 5:30. Magsa-sunrise sa 6:30. 13 hours ang gabi. At 11 hours lang ang day. Bakit nangyari yun? Kasi naka-incline yun. Mayroon pang isang nakapagtataka sa Quran. Ang nakapagtataka dun, yung hindi nakakaalam sa science, pag sinabi sa Quran, sa Surah Ar-Rahman, verse 17, chapter 55, Surah Ar-Rahman, na sinabi, Rabbul Mashrikain wa Rabbul Maghribain. Magtataka ka dun. Dahil, ang ibig sabihin ng Rabbul Mashrikain wa Rabbul Maghribain, the Lord of the two sunset and the two sunrise. Two sunrise and the two sunset. Magtataka ka, isa lang ang sunrise eh. Dito sa East. At saka isa lang ang sunset dito sa West. Pero ba't sinabi ni Allah na dalawa? Dahil yung summertime at saka wintertime, yung pinaka-peak niya, nasa December, pinaka-peak. Makita mo ang araw, dito lumalabas at dito sa lumulubo. Pagka-December yun, pagka-July na naman, ay dito naman lumalabas sa going north at dito rin naglulubo. Pero may sumusubra pa dyan. Ang sinabi niya, Masrabul Masarik, Marabul Magarib. Yun, mas marami yun. Sunset at sunrises. Marami yun. Kasi mula dito, at the peak of summer time, na mag-count ka ng 128 days, winter na yun. 6 months yun. So babalik na naman doon sa ano. So kaya, sunset, sunrise, 182 days ay paiba-iba ang labasan ng araw. Paiba-iba rin ang labas na. So, doon ka magtataka. So, kaya, I am advising doon sa mga tao na walang kaalam-alam sa ano, ay pag-aralan itong ano, heavenly bachelor, or about this astronomy, para lalo niya maitindihan ang Quran. Tingnan ninyo, kung magkaiba, ang sinabi sa Quran, yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, magkapariho bang nakakaalam at saka hindi nakakaalam? Hindi magkapareho kasi ang tingin ng hindi nakakaalam ay yung mata lang. Sabihin mo, ay ikaw nakakaalam ka, sabihin mo, ang mundo bilog. Hindi niya matanggap-tanggap. Sabi niya, hindi. Ang mundo ay hindi bilog. Tingnan mo, oh. It's flat. Kahit siya nga pumunta, flat. Kahit siya nga pumunta. Kasi ang paningin ng hindi nakakaalam ay tingin mata. Pero yung nakakaalam, ang tingin niya, tingin ng karunungan. Kaalaman. Kaya sinabi sa Quran, yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. So, nakapagtataka ang Quran
dahil wala pa yung science, ay nandiyan na. Basahin niyo sa Surat Yasin. Samsu tajri limustaqarillah. Ang akala mo, yung araw ang umiikot. Umiikot ang araw dito sa mundo. Ibig sabihin, yung araw ay umiikot dito sa mundo. Hindi. Kabaliktaran. Ang mundo ang umiikot sa araw. Pero kung alam mo yun, sabi mo, hindi, nakita ko yung araw. It came from the east and it lumubog sa west. Ganun, lumabas naman. Lumubog naman, lumabas naman. So, yun na yun ang akala mo. Pero kung titingnan mo rin sa Quran, magtataka ka dahil sinabi niya, As-shamsu tajri li mustaqarillah, dun sa Surat Yasin, sa verse 38, na lumalabas yun. Pero hindi pala. Kasi ang mundo umiikot, ganyan. Pag isang ikot, ay one day, at ikot ng hanggang 30 days, one month, hanggang 12 months, 365 days. Nagiging 29 lang February, naging 366. Kasi ang araw ay 24 hours at saka may 1/4, 6 hours. At ganun din sa lunar, sa lunar. Ang solar yun, yung araw. Ito naman lunar, yung buwan. May every 3 years, mayroon ding sobra na one day. So, importante ang Quran na kinikilala niya ang solar calendar at saka yung lunar calendar. Yung lunar calendar ay 354 days a year. At ang solar calendar ay 365 days. Magtataka ka na sa Quran. One time, di ba may kwento doon sa Suratul Kahf, yung kuweba, may pumasok na magkakapatid, umiwas doon sa masamang king, pangit ng ugali yung king. Na, nagtago sila doon. Naiglip sila, nakatulog sila. Tinanong sila, nakatulog kayo mga ilang araw? Sabi lang, isang araw lang. Pero hindi, nakatulog kayo ng 300 days plus 9. Ba't sinabing plus 9? Hindi sinabi na 309 days. Kasi kung bibilangin mo yon sa solar calendar ay 300 days talaga, ay 300 years talaga exactly. Talata miya, was dadu tisa. Talata miya, 300 years. Kung bibilangin mo na naman, ikukwenta mo na yon sa lunar calendar ay 309 years. Dahil 354 days ang lunar, ang solar na naman ay 365. Ikuwenta ninyo yun, i-plus mo yung leaf year, ay saktong-sakto talaga yun. Kaya sa Quran, kinikilala ang Gregorian calendar at kinikilala rin ang Hijra calendar, Islamic calendar. At sana maitindihan ninyo bakit lumabas ngayon ang technology ay talagang pinalabas yan ni Allah dahil para madagdagan ng ating kalaman. Tingnan niyo yung unang-unang lumabas sa verse sa Quran. Ikra. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ibig sabihin na ikra, you read. Ibig sabihin na magbasa ka o mag... Kasi yung pagbabasa, doon na nadagdagan ng kalaman mo. Nadamur na magbasa ka, na nadagdagan ng kalaman mo, nadamur na maitindihan mo si Allah paano nilikha ni Allah ang mga bagay-bagay. Mayroong verse din sa Quran kasi hindi natin ginagawa eh. Siru fil arfandru kefa bad alhaq. Ibig sabihin nyo na maglakad ka sa dito sa kumunduan at tingnan mo kung paano i-discover mo paano nililikha ni Allah ang kanyang mga nilikha. How he creates things. You see? Napaka lawak ang Quran talaga. At saka napakalalim. Mayroong mga verse na yung nangyari noon ay mangyayari din ngayon ay nandun pa rin. Fasadal baru wal bahru bima kasabat ay dinas. Ibig sabihin yun, nasira ang karagatan at saka kalupaan dahil sa gawa ng manusya, gawa ng tao. Kung titingnan mo yung verse na yun, ay tama. Kasi noon, yung mga unang tao, talagang away sila. Away, gera, sa karagatan at saka sa kalupaan. Noon yun. So, litasi, wala yung gera ngayon. Wala yung Sira pa rin kaya ang karagatan at saka kalupaan?
Oo. Dahil yung environment. Ha? Environment. Dahil tingnan mo ngayon, lumabas ang mga faktorya, yung mga usok, yung mga ano lang dyan, yung mga polluted ang environment, polluted ang air, polluted ang sound, polluted ang lahat. Kasiraan. So, tama yung verse sa Quran na Fasadal baruag bahro bima kasabat ay dinas. Bagay na bagay yun doon sa verse, yung verse na yun doon sa unang-unang mga tao at saka ngayon pa rin. Dahil talagang nasira ang kalagatan at saka ang kalupahan dahil sa gawa ng tao. Gumawa siya ng mga chemicals, mga ano-ano, yung kalupahan, yung mga pagkain natin, yung mga, ngayon, mga lupa, mahirap tumubo kasi napuno ng chemical. Yung mga pagkain natin, ano, chemical din. So you say, tama yung verse na yun na Fasadal baruag wal bahro bima kasabat ay dinas. Kung tutusin pagbasahin niyo ang Quran, lalo kayong lalong madadagdagan ng kaalaman ninyo tungkol sa science at saka yung tungkol sa faith kay Allah at lalo kayong maniniwala kay Allah dahil dito sa mga verses na nakapagtataka. So hanggang dito lang po ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.